Okay, so OPM na naman tayo guys. Chad Bora to, no? Yung ikaw lang, okay? Na nirequest po ng ating kaibigan na si Sir Jason Adorio. Okay, so Sir Jason, maraming salamat po sa tiwala nyo. At syempre, shoutout din po, nagpapa-shoutout po yung bago nating kaibigan na si Sir Jake Sarmiento. Okay, so Sir Jake, maraming salamat. Kung meron ka request, tirayin natin, kakapain ko para sa iyo, okay? At para sa mga tropa natin. Okay? Sa mga tropa natin na napadaan lang, guys, sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe, okay? At pindutin niyo yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong mga guitar tutorials, okay? So let's go at pag-aralan na natin 'yan. Okay, guys, tulad na una natin ginagawa, unahin natin yung strumming, ha. So ang chords natin ay D. Tapos ito, D augmented, parang D aug, parang ganun, D AUG, yan. Tapos ito, ito hindi ako familiar guys eh, nakapa ako lang. Pero sasama natin yung bass ng D, ah, ganyan. Parang, tawagin ko na lang itong ano, B minor over D guys ah, pag may nakita kayong nilagay ko dyan sa screen. Pero hindi talaga ako familiar kung yun ang tawag niya. Pero sa ngayon, yun muna itatawag ko ha, para maituloy natin itong tutorial, okay? Una yung D. Tapos, ito, middle finger, lagay natin sa 3rd fret ng 3rd string. Okay? Tapos, tababa natin sa pinanggalingan ng middle finger natin. Dito, ha? So, halimbawa, naka-D. Lipat natin dito. Yan. Tapos, ito, usig natin dito. 4th fret ng 3rd string. Papalit siya dito sa pinanggalingan nito, ha? Tapos, sama natin yung bass ng D. Okay? Tapos, F sharp minor. B7. So, kung mag-B7 tayo, guys, kasi naka-B yan, angat natin ganito, tapos lagay natin to dito sa second string ng 4th fret. Okay? Bakit naging 4th fret? Kasi may kapo tayo. 1, 2, 3, 4. Okay? Makisipin nyo kasi 5th fret. Pag may kapo tayo, mag-a-adjust din tayo ng isang fret. Okay? Kung ang B7 nyo naman ay dito, walang problema. Kung kaya nyo na to, yan. Yan. Parang D7 yan sa baba, guys. Dito lang natin kukunin. Yan. Tapos sundot nyo to dito sa 2nd fret ng 1st string. Okay? Kung ang B7 nyo dito, okay. So, strumin natin. Ganito lang strum nya. Ganito ha. Okay. B7. Kung dito, okay, tapos E minor, tapos A. Ulit. Okay, yun ang intro natin para si strumming guys, okay? Okay guys, so sa intro, ang ginawa ko yung plucking, saka yung adlib, medyo pinagsama ko na lang ha, para medyo magkatunog siya ng konti, para pag tinugtog natin siya mag-isa, medyo hindi na natin kailangan kumuha pa ng isang gitara para sumakto yung tunog, at least kahit pa paano, di ba? Medyo malapit siya sa tunog ng kanta, okay? So ganito lang ang tunog niya, pag mabilis, sapa. Okay, so paano yun? Forma natin sa D. Sabihin natin yung 4th saka yung 1st string. Sunod natin yung 3-2. Okay. Tapos open natin to. Tapos 3rd string. Okay. Tapos balik natin sa 2nd fret ng 1st string. Yun ang kakalabitin natin. So ganyan na tunog niya. Okay. Tapos, isa pa. Tapos, ito, punta natin dito sa 3rd fret ng 3rd string. O ganyan. Tapos ito, punta dito. Okay. Ganyan. Tapos mapunta dito. Okay. So, pag ang tunog niya ganito, ha. Sandali, ha.
Tapos pag nilipat natin, tapos sabay natin yung fourth saka yung first string uli. Tapos itong ilalim, sundin natin sa third fret. Okay? Okay, ganun yung tunog niya. Ulitin natin, ha. Diba? So pag tinituloy natin yun, pag angat, 2-3. Okay? Tapos, 2. Okay? Pagsamahin natin. Okay? Tapos, paporma natin dito. Sunod-sunod dyan. Pag ganyan ang porma niya. Ayan. Okay? Pagtapos natin dito, sabay natin yung 4th string uli tsaka yung 1st string. Laging ganun, ha? Okay? Ano yung kinalabit natin pagtapos ng 4th tsaka ng 1st string? 3rd tsaka 2. Okay? 3rd tsaka 2nd. Ulit. Dito tayo. Ulitin natin sa D para mas hindi tayo malito. Ayan, patay ko nalilito na, guys. Okay, isa pa, ha? Yun, tapos ito. Tapos doon. Tapos diin natin to. Ulit. Ayan. Tapos balik natin dito. Tapos sabihin natin yung fourth saka yung first. Okay. Tapos, sundot na kailangan, maabot natin to, guys, dito sa P-fret, ha? Itong first string, tapos forma natin ng F-sharp. Paplat natin. Kung ano, kahit medyo pa-slide ng konti para maabot natin to. Okay? So, yun ba, nandito na tayo. Kailangan masundot natin yung bass, ha? Tapos, ulitin natin. Sabay, sabay pala to, guys, sabay. Tapos, paano yun? Pagka nagsabay natin tong 6th string, tsaka tong 1st string, nakadiin na to. Okay? Tapos, yung baba ng 2nd string, ganito tunog niya. Okay? Medyo mahirap siya, medyo mahaba-haba yung abutan, pero kung papraktisin natin yan, syempre makukuha natin, ha? Halimbawa, nandito na tayo sa sabay ng bass ng number 6, saka itong first string. Yan. Para, ang tip ko lang, ito gamitin natin, huwag to. Halimbawa, naisabay natin. Mas madali siyang abutin, guys, kaysa dito. Ha? Tingnan nyo, ha? Diba, nakakalabi natin. Okay? Babaga lang ko, ha? Okay? Ang huli kong kinalabit, 2nd string, na nakadiin na sa 2nd fret. Okay? Tapos sundutan natin ang 4-3. Ha? Okay? So, ulitin natin. Tapos, forma natin to sa B minor. Yan. Pero, ang gagawin natin, parang kuha natin dito, ibababa natin dito, ha? So, pagsasabay natin uli, yung
bass ng number 5 tsaka yung first string. Tapos dito. Tapos angat lang natin kasi naka-D na naman 'to. Diba? Binalik lang, okay? Isang kalabit lang sa bass, ha. Yan. Tapos baba natin to the second fret first string, sabay natin bass ng E. Okay? Ganito na tunog niya. Tapos 4-3-2. Okay. Tapos A. Pababa lang yun. From 5 to 1. Okay. Kuha ba guys? Isa pa. Isa pa ha, para makuha natin mabuti ha. Tapos 4-3-2. Okay, pero naka-D-in pa rin to dito. Dinain ko lang yun guys kasi pamuwersa. Tapos A. Ikaw. Tapos papasok tayo dun ng first verse, ha? Okay guys, sa first verse, yung sa strumming natin, mga tropa natin nag-strum, ganun lang, tulad nung kanina. Tarara. Chorus. Okay, ganun lang guys. Napaka-simple lang ng strumming niya, okay? Okay guys, sa plucking ang chords niya ganito, D. Yan. Sunod, D augmented ata to. Punta natin dito. Yan. Tapos ito pa ganyan. Pero ang unang kalabit ay bass ng D, ha? Tapos balik. F minor. B7. E minor. Tapos A. Okay? So ang kalabit niya, sinisimplihan ko lang naman yan guys. Ganito lang. Tarara. Angat pala muna natin to, ha. Tarara. Okay. Tarara. Tarara. Tadi, ano to guys, tawagin ko na lang B minor over D, ha. Kasi hindi ko kasi siya talaga alam eh. Yung chords, ha? Okay. Ulitin natin. Tarara. Tarara. Tapos, balik natin dito. Tarara. F minor. B7. Okay guys, sa chorus, yung strumming natin para sa mga tropa natin nag-strum, ha. Tarara.
lang. Tapos intro uli yon sa strumming nyo, ha. Okay? Okay, sa ano naman guys, sa plucking naman, sinisimplihan ko lang. Ganito lang kuha ko niyan sa plucking ng chorus. Ganun lang. Hindi. Tapos intro na 'yon. Uli. Okay? Uulitin lang natin yung intro doon, guys. Okay? Okay? Tapos pasok tayo syempre ng second verse. Okay? Ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Same lang siya ng first verse, guys. Pagtas ng second verse na yon, syempre, chorus uli, di ba? Okay, so, chorus natin uli, yung simpleng kalabit. Guys, tataas tayo rin na isang fret. Kailangan mabilis tayo maglipat ng kapo. Okay? Bawa. Kasi magbibiplat yun. Okay, so halimbawa, nandito na tayo sa last chorus, guys. Napakita ko lang yung paglipat. So, kailangan, mabilis tayong ililipat natin yung kapo sa second fret, okay? So, halimbawa uli, ah, nandito na tayo sa E minor. B flat, ganito kalabit sa B flat. Papatay natin yung tunog, para pag papatay ng tunog, may chance tayong ilipat agad, then yung bass agad ng D. Bagsak lang muna sa D, hinga ng konti. Ganun ha. Tapos balik sa F sharp minor, normal uli na kalabit natin. Okay? Okay, dito tayo sa E minor ha. Tapos. Okay, nakuha nyo ba guys? Okay, so ang sikreto ron, yung pagpatay dito sa B flat para may ano natin agad, may ma-tempo natin yung tunog, okay? Isa na lang guys sa E minor. Ta-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra.
Blat. Tuloy na natin. G. Tapos pababa pala. Tapos ano na 'yon, intro uli, okay? Kaya pinilit ko talaga na mailipat natin 'tong kapo, guys, para pag inulit natin yung intro, kasi outro na tarog natin doon eh. Hindi na tayo masyadong mahihirapan. Kasi pagka halimbawa, hindi natin unusog 'yan, magbaba records tayo. Kukunin natin yung mga plucking sa bar records, medyo mahihirapan tayong abutin. Hindi tulad ng pagka inusog lang natin. 'Di ba? So same lang ng chords, same lang ng kalabit. Okay? So ngayon sa outro ang kukunin na lang natin ganito. Okay? Tapos balik dito. Yan, tapos. Tapos bass ng A, stay niyo lang 'to. Tapos ilalim, tapos bagsak ng D. Ganun lang kasimple yung outro niya, guys. Okay? So, sana natutuwa nyo, guys, ha? Yung pitik yon, sarili ko lang yon, sariling hagod ko lang yon. Ngayon, kung may apply kayong ibang kumpas, okay yon, ha? Sa tropa natin na nag-request, maraming salamat sa inyo, okay? So, sa susunod, may upload ulit tayo para sa inyo. Okay? Stay safe and God bless, guys. Moshi moshi.